Martin, naalala mo ba yung unang dating ng culinary sa Pilipinas noong 2019? Malayo din yung arrive niya. Nilabanan niya lahat ng mga taguro, hindi tarugo ah, taguro at sensui ng car industry. Lupit ng Ghost Fighter reference mo, Stan ah. Pagkahalata ang edad natin yan. Hindi, SpongeBob na pinapanood ko eh. Pero alam mo, agree naman ako sa'yo doon, no, Stan. In fact, ngayon, Cool Rain na yung pinakamabentang subcompact crossover. Enough para ma-reach ni Geely yung 10,000 unit milestone. At makapasok sa top 10 best-selling cars. Car brands. Oo, yan. Tarugo. Ayan. Car brands dito car sa brand. Pilipinas. Yan. Pero alam mo, hindi mo naman talaga maikakaila na marami kang makikita ang Geely Cool Rain sa kalsada. Kahit saan, may makikita kang Cool Rain. Eto, gaya niya, Cool Rain. Oo, di ba? Bawat kanto at sulok ng Pilipinas, may Cool Rain. Oo. Ba't ba natin pinag-uusapan yung Cool Rain? Ay, matang well. Lang. Oh, di ba? Kasi nga, may bagong humahamon ngayon. Oh, sino yan? Mainit-init pa. Kaka-launch lang noong March. At teka, nakita nga natin in the metal, noong Mias. Bigyan mo ako ng clue. Parang ano to eh, no? Chinese car brand. Chinese car brand. Pag natin patagalin pa. The car we're talking about is the Xiang'an CS35 Plus. Ayan. So gaya nga na sabi mo, Chinese-made vehicle na dala nung dating may hawak ng Hyundai sa Pilipinas. Parang nakita ko yung launch na yun sa Mias. Diba? Feel kotse na. I'm your host, Tani Chi! Ang inyong senpai ng turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, inyong campyo boy next door. Simulan. Pati nagtatawanan. Simulan na natin to, Stan. Sa presyo agad. Sige. G pare. Sige. Ang presyo ng Cool Rain Sport Limited ay 1,258,000 pesos. Top spec variant yan, ha? Ito namang Xiang'an CS35 Plus variant na dala natin ngayon is the Hype Trim, which is mid-level spec siya, no? Pero konti lang yung price difference niya compared dun sa Lux na top spec variant, which retails at 999,000 pesos. Ito namang Hype, ang presyo nito ay nasa 969,000 pesos kung makaka-react ka. Pero ano pa lang yun, introductory pricing pa lang yun. Pagka yung final pricing, baka madagdagan ng 100,000 pesos. Pero kahit ganun kalaki ang diferensya, matinding labanan pa rin to. Diba? Pero pumunta kayo sa philcoche.com para sa PhilCoches Deals on Wheels! Hottest deals and promos para sa dream car mo. Meron ding online game doon. Oo, yung ruleta ng kapalaran. Yes! Diba? Pwede ka manalo ng cash prizes at fuel vouchers. Simulan natin sa Cool Rain. Kitang-kita naman, very sporty ang datingan ng Cool Rain. At syempre, kumpletos ricados pagdating sa features tulad ng expanding Cosmos grille with red accents, LED headlights, LED daytime running lights, LED fog lamps, lip spoiler na may carbon fiber print. Siyempre, hindi pa huhuli ang CS35 Plus na mukhang smaller version ng CS75 Plus na nireview at sinayawan ni Jacob dati. Meron din tong full adjustable LED headlights na may leveling function. At siyempre, merong LED fog lights. Pero kamustahan, ganung malupit dito sa CS35 Plus? Wow! Ayun o, meron siyang full width LED light bar na ang lakas ng dating, lalo na kapag gabi. Aba? Kung yung iba sa likod lang, ito harap likod. Merong harap din. So, di ba? Itawa naman, no? Pareha silang sporty na crossover. Diba? Hindi mo masasabi talaga. Pero anong trip mo doon sa harap? Yan ang mahirap na tanong. Parehas maganda eh. Pero alam mo, I'm leaning more towards the Geely Cool Rain. Ako rin. Ah, talaga? Oh, mas gusto ko yung Cool Rain. Okay yung light bar eh. Maganda siya eh. Maganda siyang pang-appeal eh. Pero, yun nga lang, medyo hindi ko masyado natripan yung red accent doon sa masyadong nalakihan, masyadong for me makapal. Yan. But it's good, pareha silang maganda. Ako, I appreciate the light bar sa harap. Yes, And likod. Pero, mas gusto ko yung Cool Rain. Kumbaga kasi it's more parang mas statement. Mas classy. Mas athletic kung yun ang hinahanap mo. Pero kung hinahanap mo naman medyo tamed down tsaka medyo mas bold and composed yung stance, parang mas maganda si CS35 Plus.
So, yun lang yung sa akin. Eh, sa'yo, sige. Sa kanyang sa'yo, di ba? Oh. Kundre, oh. Well, ako rin. I'm leaning more towards Kundre. Okay. Pagdating sa harap, ha? Sa harap. Oh. Okay. Talagang mahigpit yung laban. Ay, oo. Pareho naman maganda. Umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang. Nahirapan na tayo mamili. Tsaka, ito, in fairness to the, ano, to the other brands, no? Mas nauna kasi dumating yung Kundre. Ito, bago. Siyempre. Yan. Good point. Buti na sabi mo yan. It's a refreshing take, di ba? Bagong dating lang yung sa sangan. Oo. Kaya nga, hinahamon. Current champion. Sabi mo nga kanina. Ikaw ba sabi ko? Oo. Sinabi ko yun. Sa gilid. Sa gilid, halos pareho. Wala namang masyadong pinagkaiba. Parehong may floating roof design, merong roof rails, meron tayong cladding, tsaka mataas yung ground clearance. Note ko lang, no, Stan, yung CS35 Plus na Lux variant, which is the top spec, meron siyang two-tone exterior. Meaning, yung bubong niya, black. Pero the rest of the CS35 Plus variants, meron siyang red trimmings across the doors. The Genie Coolray measures 4,330mm long, 1,795mm wide, 1,609mm tall with a wheelbase of 2,660mm. Yung gulong ay 18 inches na black sa Sport Limited na variant. On the other hand, the Chang'an CS35 Plus also measures 4,330mm long, but wider at 1,825mm and taller at 1,660mm. Wheelbase length is also 2,660mm. Sa gulong naman, 18-inch alloys din, pero with a diamond cut finish. Sa likod, busy ang design. Meron tayong roof spoiler, LED mga ilaw. Meron tayong fog diffuser at yung quad exhaust pipes na gumagana. Sa CS35 Plus naman, there's the spoiler, the LEDs, and twin exhaust na gumagana rin. At syempre, imposibleng hindi mo makita itong LED tail light bar na nandito. Na gaya na sabi natin kanina, ang lakas ng dating, lalo na paggabi. Okay, so paano ba yan? Buksan na natin. Oh, teka, bago mo buksan, may nakalimutan ka. Ano yun? Magbotohan muna tayo. Oo nga pala, no? Sa exterior. Uy, magic nga. Box! Sige, pero explain muna natin. Oh, sa pula, Chang'an CS35 Plus. Sa puti, Genie Coolray Sport Limited. Yan. Okay, anong boto mo? Ako, boto ko, alam mo, Stan. Oh. Yan, salamat, binuksan mo. Thank you very much. Ayan, as much as maganda yung swag na nabibigay ng light bar ni Chang'an CS35 Plus, I will go to the Coolray. Kasi athletic yung look niya eh. Tsaka, hindi ko masyado natripan, gaya sabi ko kanina, yung red accents na nasa side doors, pati sa harap ni CS35 Plus. Okay. Ikaw, anong boto mo? Puti. Coolray. Coolray din. Bukod sa dahil gusto ko, mas type ko naman talaga yung design niya. Mm-hmm. Okay? Mas, kasi nga, hindi ko rin type yung red sa labas. Ah, oo. Kaya ito, puti. Actually, kung wala yung red. O, di patanggal natin para... Pintura mong itin, diba? Pentel mo, Sharpie. O, di tayo sa likod. Power, tailgate. Ang cargo space ito, 330 liters. Eh, dyan sa CS35 Plus. Tignan natin. Manual tailgate. Pero note ko lang, Stan, no, yung top spec Lux Trim na nagkakahalaga ng 999,000 pesos ay may power tailgate na rin. Pero ito, walang power tailgate. Tapos ito, no, in terms of cargo space, walang binigay na volume number si Chang'an Philippines. Pero buti na lang, may pansukat tayo ngayon. O, di sukatin ito natin. Ito na, dala ko na. Ito na, kita mo dito. Electric kick scooter. Nalabas natin. Pero, tingnan mo, kasya siya sa loob. Diba? Kahit ano, paganto, medyo. Pero paganto, no, pwede rin. In case mahaba yung dala mo. Paano? Kasi pwede naman matupi ito. Pwede matupi yan. Pero pagka yung kanina nating placement, kasyang-kasya. Eh, okay. Tingnan natin sa Coolray mo. Sige. Medyo mabigat, ha? Teka. Ayan. Medyo mabigat, ayan. Meron pang ito. Kasya rin. Tapos pwede mong paganyan. Kasi na-fold din yung seats. Nga naman, no? Diba? Pero yan, walang tunog. Ito meron. Walang tunog. Ito, maluwag naman siya. Tingin ko, kaya nagmukhang maluwag yung Chang'an CS35 Plus. Kasi walang tunog. Naka-illusion. Pero halos pareho. Halos parehas lang sila. Tapos parehas din natutupi yung buwan, di ba? So, that sense, marami ka pa rin malalagay. Yan mo, sasara ko itong manual tailgate. Sige. Ayan. Kumusta naman yan? May kabigatan, Stan. Kaya feel ko, mas maganda talaga kung may power tailgate. Ito, panoorin mo. Sige.
Ah, dipindot lang. Power, tailgate. Power, power, power. Pero power, gusto mo mag-testing para makita mo yung bigat? Sige. Oh, sige. Come here. Andito yung pindutan yan. I-full open mo ah, para mas okay. Ano. Para ma, ano mo kung mabigat din para sa'yo. Manual, tailgate. Manual, manual, oh. Manual, tailgate. Yan mo, magaan kung mabigat or not too much sa'yo. Uy. Ba? Ano? Kamusta? Para nang awit yung kamay ko eh. Medyo mabigat, pare. Meron mabigat. Pero, okay naman. Kaya naman, kaya. Kaya ko, malakas akong tao eh. Yes. Oh. Alam na ng tao to, pero ang panlaban ng Cool Ray ay yung mala premium na car interior. Modern-looking, clutter-free dashboard na may mga brushed aluminum accents and red accents. The dark cabin with a two-tone theme. Engine push start button. Flat bottom steering wheel wrapped in leather. Steering wheel is integrated with several buttons such as cruise control. Tama ka dyan, Stan, no? Tsaka meron din tong instrument cluster na nagbabago yung interface niya. Tapos meron din tong 10.25-inch touchscreen na walang Apple CarPlay at Android Auto. Meron din siyang 360-degree panoramic camera na may 3D view, automatic aircon, electronic gear shifter, electronic parking brake with brake hold. Also, meron tong automated parking assist at 6-way power adjustable seats for the driver, manual nga lang for the front passenger. Huwag mo kalimutan, itong Cool Ray Sport Limited may seat ventilation para, siyempre, malamig yung pag-upo mo. At meron tayong panoramic sunroof. For safety, the Cool Ray Sport Limited has driver and passenger airbags, front row side airbags, side curtain airbags, anti-lock braking system with electronic brake force distribution, traction and stability control, hill start assist, hill descent control, 360-degree camera, parking sensors, tire pressure monitoring system, blind spot detection, and keyless entry. Ayun, no, Stan. Pansin ko lang, no? Walang rear air convents dito sa likod na pwede mong itutok sa mukha mo. Okay lang yan. Meron namang USB port. Meron tayo, maluwag yung legroom. Yung height niya, headroom, okay din. Tapos, kita mo, gray yung ano, headliner. Ganda. And meron tayong center armrest, may cup holders. Oo nga naman, no? O tara, doon naman tayo sa CS35 Plus. Tingnan natin. Oh, let's go. Oh, ano masasabi mo rito, Martin? Oo, no. Alam mo, Stan, sobrang familiar nung cabin itong CS35 Plus. Kasi halos parehas sila ng design execution nung nandoon sa Geely Cool Ray. May soft touch materials, brushed aluminum accents, at may red accents din. Pero alam mo, Stan, kung ano lamang nitong CS35 Plus para sa akin? Oh. Ito, merong mas maluwag na lagayan ng cellphone. At may wireless charging pa. Aba, malaking bagay yan in this day and age. Oo. Well, tama ka dyan, Stan. Tapos, considering for its price, itong CS35 Plus, kagaya ng CS75 Plus, ay meron 2 digital screens na pinagduktong. Ayan, oh. Yung isa para sa instrument cluster, tapos yung isa naman para sa head unit mo. Similar siya ng design execution ng isang German luxury car brand na maalastar yung logo. Bukod dyan, Martin, itong CS35 Plus ay may 360-degree view na panoramic camera. Ito na yata yung pinakamalinaw na camera na nakita ko sa buong buhay ko. Electronic parking brake with brake hold. Automatic air conditioning. Yung 10-inch infotainment, wala ring Apple CarPlay or Android Auto, pero may Bluetooth pa rin naman. The driver's seat, electronic lang yung forward and back, pero the rest, manual na. Pero alam mo, Stan, no? Kahit walang Apple CarPlay na Android Auto itong CS35 Plus, okay pa rin eh. Kasi yung Bluetooth niya, ang ganda nung combo dito sa wireless charging. Oh, diba? Para hindi ka nadidiskarga kahit gumagamit ka ng Bluetooth. Uy, balita ko may alas daw itong Shangan CS35 Plus. Ah, oo, tama ka dyan, Stan. Kasi for its price, it already comes with adaptive cruise control that works in connection with lane departure warning. Although, hindi nga lang siya ganun ka-intuitive gamitin, no? Pero, sobrang laking ginhawa ang mabibigay nun sa'yo kapag naglo-long drives ka. Siya na bahala mag-adjust ng brakes at saka mag-accelerate based on your desired speed. Aba, okay yan, ha? Pero alam mo, Martin, din sa likod, maluwag din at may rear aircon vents at isang USB charging port. Bah, lipat nga ako dyan. O, tara. Ma-check. Bah, oo nga, no? Halos same lang ng space. Ang lamang lang talaga nitong CS35, eh. Ito, merong rear aircon vents sa likod. In terms of safety features, the CS35 Plus comes with 6 airbags, stability control, blind spot detection, tire pressure monitoring system, ABS with EBD, 360-degree camera with parking sensors, hill hold control, hill descent control. Meron din tong forward collision warning at automatic emergency braking. Oh, note ko lang, Stan, ha? Yung automatic emergency braking, gumagana yan. Automatic nang, tsaka mararamdaman mong kumakagat yung preno.
kapag biglang tumigil yung sasakyan na nasa harap mo. Diba? Na-experience ko kaya kanina. Well, speaking of which, oh, tara, drive na. Teka, teka, may nakakalimutan ka. Ano yun? Butuhan muna tayo for the interior and tech and safety. Oo nga, biglang pumasok. Oh, ikaw muna. Ako muna. Well, ay boboto ko for the interior, pati ang tech and safety is the CS35+. Kasi yung adaptive cruise control niya, tsaka yung iba pa niyang tech gizmo sa loob, is for me mas advanced kesa dun sa nakakabit kay Cool Ray. Diba? And mapapa-give ko na ng pass yung red accent na nakikita mo dito sa loob. Diba? Okay. For me yun, ha? Sa iyo yun. Okay. Ako naman, ako mo yan. Ah, okay, dito ka boboto. Pili. Sige, pula. Oh, pula din. Pula rin ang boboto ko. Hmm. Kasi marami siyang tech features at yung safety kumpleto. Oo nga, mapapalampas ko yung red accent sa loob. Yeah, ito, leather. For me, masyadong makapal yung red eh. Oo, pero kasi kung may pasahero ka dito, malaking bagay yung may rear aircon vents. Ito. Diba? Malaking bagay yan. Pag summer. Oo. Tara. Pwede na tayo mag-drive. Yes. Oo. So Martin, kumusta naman ang driving impressions mo rito sa Cool Ray Sport Limited? Cool Ray Sport Limited, yes, no? Gaya nga ng sabi ko na drive natin to before, pero ito yung pinaka na gusto ko sa Geely Cool Ray eh. Sure-footed siya, Stan. Pagka inapakan mo yung silinyador, pasok agad yung power. Hindi siya, parang less turbo lag compared yung sa CS35, tsaka mas confident yung driving characteristics nito ni Geely Cool Ray Sport. So, yun yung isa sa nagpasikat sa kanya talaga naman dito sa Philippine market. And yun, kitang-kita natin, no? And then, sabihin ko na lang din, yung kanyang suspension, it leans on the firm side, no? Kaya parang pagka mga liko, parang mas confident ka to take wide corners or wide turns. Kasi mas dama mo yung karsada, eh. Mas maganda rin yung feedback dito sa steering wheel. Mas malakas ang loob mong bumiglang liko. Oo! Oh, diba? Oo! Oh, oh. Oh. Kung ano man yung iisip mong biglang liko, magagamit mo yun dito. Pero... sabi mo yung mga turns ng wide. Oo, ayan. Makaisipin nila, mahilig tayo magbiglang liko. Ito, bumiglang liko ka ngayon dito, tingnan natin. Oh, ayan. Ayan, oh. Maganda yung lean, maganda yung salo nung sasakyan. Tsaka pag inapakan mo nga yung gaso, pasok agad, walang turbo lag. Stan, Yes, yes, yes. Kamusta naman ang ride comfort dyan? Subukan ko, sasandal ako, ha? Sige, sige. Komportable. Malambutan leather. Ayan, oh. Alam mo, makakatulog ako rito, sobrang komportable. Diba? Okay naman legroom, no? Yes, maluwag. Kanina nga, pinakita natin eh. Oo. Yan naman ang... So, mas gusto mo to, no? Gusto mo to, sorry. Hindi, gusto ko to. Oo. So, kumusta naman ang fuel consumption? Matakaw ba to sa gas? In terms of fuel consumption, the Cool Ray is powered by a 1.5-liter 3-cylinder turbocharged gasoline engine that delivers 177 horsepower and 255 Nm of torque. The power is sent to the front wheels via a 7-speed wet dual-clutch transmission. Fuel consumption is, sa city, nakakuha kami ng 7 to 8 kilometers per liter at an average speed of 10 to 20 kilometers per hour. Tapos sa highway naman, we were able to get 18 kilometers per liter at an average speed of 90 kilometers per hour. Oh, sige Stan, oh. Ano? Lipat naman tayo dun sa CS35+. Oh, sige, para tingnan natin. Yan. Okay. Ah, gusto ko eh. Parada lang natin 'to dito. So Martin, oy! Kumusta man ang driving nito at handling? Ito, no, masaya siya i-drive so far. And yung turbocharged engine niya, eh talagang may ipapalag. Although, medyo may delay yung kanyang turbo. May turbo lag ng slight, which medyo kailangan mong mag-get used to dun sa kanyang power delivery. Yan o, medyo, let's see. Then yan, tsaka papasok yung power. So medyo kailangan mong tansyahin when you're first, lalo na pag first time mo nadadrive yung kotse. And then, yung kanyang suspension, it's a bit, ano, leaning to the soft side siya eh. Mabibigay na siya more on ride comfort, no? Unlike nung sa Cool Ray, na ang kanyang suspension ay medyo leaning on the firm side. So pagka, you know, pinlas-plas-plas mo yun, tsaka ina-analyze mo, etong CS35+, is more of a crossover, yung feel niya. Pagka nandito ka, driving, and pagka nandiyan ka sa pasero. Yung sa Cool Ray naman, more of a hatchback yung kanyang driving dynamics. Oh. Oo. Tapos, oh, dagdag ko na rin, yung steering niya, medyo magaang, no? Pero hindi naman too vague. Sakto lang, nasa gitna. Oh, dyan. Kamusta naman ang ride comfort mo dyan? Ito, papakita ko sa inyo. Oh, sige. Komportable. Alam mo, nagustuhan ko kasi malambot yung puwan niya. Mm. Tapos ano, parang hindi mo nararamdaman na yung, hindi mo nararamdaman yung tagtag.
ako ah, sa akin to ah, oh, kasi bilang pasahero. Yeah, I have to agree kasi nga yung suspension niya is leaning more on the softer side, di ba? So, yun nga, mas na-absorb niya yung impact. Tapos, pansin ko lang dito, Stan, no? Yeah, maganda yung power delivery nung kanyang turbocharged engine. Although, yun nga, may konting lag eh, di ba? So, parang medyo confused yung CS35 Plus kung ano ba yung gusto niya ibigay sa'yo. Gusto ba niya ibigay sa'yo comfortable ride or gusto ba niyang ibigay sa'yo yung sporty ride? Parang gusto niya ibigay pareho eh. Pero parang nakulangan in both aspects, in between siya. So, yun lang naman. Sayang. Medyo, yes. Medyo sayang. For me, yeah, medyo sayang yun. Martin, kumusta naman ang fuel consumption nito? Oh. Matabaw ba sa gasolina? Well, CS35 Plus is also powered by a 1.5-liter 4-cylinder turbocharged gasoline engine. It generates 158 horsepower and 260 Nm of torque. And same, the power is sent to the front wheels via a 7-speed wet dual-clutch transmission. Sa fuel consumption naman, mas matipid ng kaunti yung CS35 Plus sa city traffic at 8.6 kilometers per liter. At the same driving conditions with the Coolray. Sa highway, naakuha kami ng 15.3 kilometers per liter na mas matakaw kesa sa Coolray. Hinto tayo dito. Kasi, kailangan natin magbotohan, Stan. Oo. Importante yan. Oo, pagdating sa driving dynamics, ano ang boto mo? Ako mauuna. Sige. Ang boto pagdating sa driving would be the Coolray. Oo. Bakit? Kasi mas ano eh. Mas sure-footed yung Coolray when it comes to kanyang turbo engine. Tsaka mas gusto ko yung kanyang driving characteristics kasi mas meron siyang road feedback dito sa steering wheel. Dahil nga sabi ko, more on hatchback yung kanyang driving characteristics. And yeah, yung suspension nga is more on the firm side. So, yun yung nabibigay sa atin. Ay, sa'yo. Oh, ako, Bip. Uwa ko ulit dito. Ano sa'yo? Yan, puti. Ah, Coolray din. Coolray din. Oo. Oh. Parang naman sila komportable. Mm-hmm. Pero kasi mas... na ano, mas okay sa akin yung sa Coolray. Mas komportable yung sa Coolray talaga. Nasanay ako doon sa luwag niya. Sabi mo nga parang hatchback yung ano, yung mm-hmm. feel nung sa Coolray. So, mas kapit na kapit sa akin ah. Mm. Bilang pasahero. Kailangan natin bumoto. Oo. Or bilangin kaya muna natin bago tayo bumoto ng verdict. O sige. Ipapaalala namin sa inyo. Pag puti, Geely Coolray Sport Limited. Pag pula, Shangan CS35 Plus. Okay, sa Coolray muna tayo. 1, 2, 3, 4. Oh, pula, Shangan. 1, 2. So, diretso na tayo, value for money. Yes. Sino una? Ako, ikaw? Well, ikaw muna mauna. Ano ko, sige. Pero sa presyo, ha? Ang presyo. Ah, presyo. Kasi sige, ang presyo muna ng Geely Coolray Sport Limited ay 1,258,000 pesoses. Oo, ito namang Shangan CS35 Plus na hype variant is priced at 969,000 pesos. Tapos 999 for the top spec Lux Trim. Ah, oo. So, value for money tayo. Yes, so mauna ito, ka. Ito, prerektahin na kita. Iboboto ko ay CS35 Plus. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi for its price, siksik siya ng features. Hindi lang features, smart features. Ah. Yung adaptive cruise control, pati yung lane departure warning. Tsaka kita mo naman yung camera. Malinaw. Ang linaw, sabi mo, di ba? Nakita ko nga yung aura ko eh. Parang natawa ko. Sobrang linaw, pare. Sobrang linaw. And then yung turbo niya, though may lag, palag pa din. O ikaw, anong babatuhin mo? Siyempre. Puti, Geely Coolray Sport Limited. Bakit? Alam mo kasi, sa exterior, gusto ko yung itsura niya. Hindi ko kasi talaga type yung pula nasa loob at labas ng Shangan. Pero, alam mo naman, ang Coolray, kompleto rin. High-tech rin yung features niya sa loob. At yung ride comfort, mas nagustuhan ko talaga yung Coolray. Oo, tsaka may automatic parking din yung Coolray. Oo, hindi ka na mahirapan. Idadagdag ko lang ha, kaya ako napili yung Coolray kasi kahit na mas mahal siya dun sa Shangan, eh yung performance at yung amenities niya, well, swak na swak. Sulit na sulit. Ito ay mga personal preferences namin, mga opinion namin to. Kung gusto nyo makita yung mga sasakyan, i-test drive din nyo. Yes, yun ang pinaka-importante. Test drive nyo yung dalawang sasakyan para mas malaman nyo kung ano yung mas swak sa inyo. Mm-hmm. At syempre, kung gusto nyo malaman yung full specs, latest pricing, pumunta kayo sa failcoche.com. Yan, yung description nandyan sa link sa ibaba. So, bago ba yan, I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan. At ako naman, si Martin Aguilar, ang inyong cambio boy next door.
Pinapaalala ko lang na i-follow nyo ako sa aking mga social media accounts. Meron akong YouTube, youtube.com/StanleyChi. Ako naman ang tulungan nyo magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at Kumu. Meron din akong podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na't mag-subscribe. Okay, so paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video. Dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Bye-bye! Ayan. Bilangin natin. Ayan. Nabilang na natin. Baka magkaan. Sabihin. Baka mamaya sabihin, may dayaan. Recount! Oo nga. Baka may magpa-recount dyan, ha? Oo. Huwag kayong ano. Dito ka, di ba? O dito. Sige. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!